Magandang buhay, mabuting tao, tayo matuto kay Binibining Ison. For today's vlog, magpiprint tayo ng module in booklet type. Ayan. So, ito po yung ating module na ipiprint po natin. Ayan. Pero bago po iyon, kinakailangan, i-download muna po natin itong Acrobat Reader. Ayan. So, ang gagawin ko po, ilalagay ko po sa description box yung mismong link para po ma-download nyo. At ang gawin po natin, pag na-download na po ito, click po natin. Ayan. Tapos, sign in po tayo. Ayan. So, ako, ang gagawin ko, magsa-sign in ako sa aking Google. Ayan. Ayan. Gamit ang aking ito. Gamit ang aking DepEd account. Ayan. So, ito na po. Bakit DepEd account ang ginamit ko? Kasi yung mga module, naka-upload yon sa aking Google Drive. Ang account na ginamit ko ay ang aking DepEd account. So, sabi dito, make Adobe Acrobat Reader may default PDF application. Ayan. So, click natin ang yes. Ayan. Set reader as default. Continue. Ayan. Continue lang po natin. Ayan. Click on change. Then, choose Acrobat Reader DC on the next dialog box. So, change natin. Ayan, tapos Adobe Acrobat Reader C. Tapos, okay. Ayan. Tapos, okay. Click natin ang okay. Close natin. Close. Ayan. At, close na po natin ito. Ayan. You're all set. You can now close this browser tab and go back to your application. Ayan. So, punta tayo ngayon dun sa module na sinabi ko kanina. So, ito po yon. Ang gawin lang po natin, i-download po natin ito. Yan, download po natin. Yan, at hintayin lang po natin. So, kapag downloaded na po, punta tayo dito sa ating download files. Ito po iyon. Right click natin. Tapos, open with, ito, open with Adobe Acrobat Reader. Yan, click natin ito. At ganito natin makikita. Yan, yung ating module. Tapos, click natin itong print. Yan, click natin itong print. Yan, tapos, click natin ang booklet. Ayan, click natin ang booklet. So, ganito yun lilitaw. Ayan. So, yung binding, ayan, left, kasi i-staple bandang left. Kaya yung cover page ay nasa bandang right. Okay? Tapos, both sides. Ayan. Tapos, gawin natin, ayan, click nga natin itong landscape. Ayan. So, landscape, pa-landscape natin gagawin. So, gawin natin, ito, print in grayscale. Page setup, click natin. Ayan, dito tayo magsuset ng size. So, gawin natin A4. Ayan, A4 kasi ang required sa amin. So, depende sa inyo kung ano ang nire-require. Tapos, okay. Ayan. Tapos, click natin itong print. Ayan, click print. At naka-ready na po yung ating band paper. So, click natin ang print. Ayan. Hintayin lang po natin. Ayan, tapos na po. Tapos may ililitaw sa ating screen. Ayan, kasasabi ko pa lang. So, ang gagawin natin, susundin lang natin yung instruction. So, gagawin natin itong printed module na to. So, steady lang dito. Huwag na natin galawin. Ayan. Next step na gagawin natin, baliktad lang natin. O, ibabaliktad lang natin. Ayan. So, ganito yan. Tapos, baliktad lang natin. At i-insert natin dito.
Ayan. Ayan. Tapos, click natin ang okay. Ayan. Click natin ang okay. Ayan. Ayan. So, tapos na pong na-print. So, ang gagawin lang po natin, ayan. Ito po yung first page. Ayan. Tapos, itutupi lang po natin. Ayan. Itutupi lang po natin ito. Ayan. Listen po lang po. Ayan. So, ganito po ang magiging itsura ng ating module in booklet type. Ayan. Tapos, ayan, staple ko lamang po. Ayan. Tapos, staple ko po dito. Ayan. Ayan. So, ganito po ang magiging itsura. Ganito po ang magiging itsura ng ating module in booklet type. Ayan. So, ito po yung cover page. Ito yung alamin, subukin. Ayan. At, ito po yung ating last page. Ayan. Ito yung may akda o sumulat o manunulat, editor, sanggunian. Ayan. At dito po nagtatapos ang ating tutorial kung paano mag-print ng module in booklet type. Happy learning po. God bless.